Magandang araw sa inyo mga kasama. Trabaho natin ngayon, repair ng LG. Ito kasi yung trabaho natin, di ba? LG Platon, plat. Yung type niya. Plat type. Okay? Plug in natin kung ano yung problema niya. Tama. Ayun. Nag-oscillate siya. Pero mag-standby. Standby. Pindot ka ng button, nag-oscillate pero bumabalik, nag-standby pa rin. Okay, plug natin ulit. May solution naman pero nag-hold down. Yan ang tamang termino dito, hold down. Okay. Ayan, tutukan mo. Pindot ako ha. Yan, nag-usilit. Okay. Nag-hold down siya mga kasama. Okay. Pause ko muna, buksan ko muna mga kasama. Ito na yung loob niya mga kasama. Sila bigla lang nawala, tapos on nila ulit, hindi na eh. May mga cold shoulder nito mga kasama. Inang muna ako mga kasama. Tapos ko muna. Okay. Tapos ko na siyang nahinang mga kasama. Mister, kita ba? Ang una natin gagawin mga kasama, mag voltage checking tayo. Check natin yung B+, kung may B+. Okay. Lagyan ko na. Okay. Tapos tutok natin yung tester. Pindot tayong channel. Wala siyang voltage mga kasama. Dito tayo sa may main filter capacitor niya. Ayun, mayroong 105. Ang ganitong LG, yung error amp niya 110, kailangan 110 yung B+ niya. Pindot tayo ulit ng channel. Ayun, may 110 siya. Tingnan yung tester, pero namamatay. Okay. Pag ganito mga kasama, may nagsushort dito. Bunot ko muna. Checkan natin yung ano niya, it's out niya. Buzzer mode tayo. Ayun. Buzzer mode tayo. Check natin yung it's out niya. Ayun. Ayun. Nagbabas. Ayun. Shorted mga kasama. Pag shorted yung ano, it's out o horizontal output, maraming dahilan yan. Flyback, isa yan. Yoke, isa din yan. Tapos, pag nagloko itong kapasitor na to, isa din yan. Tapos, ito yung kapasitor din ito, yung maliit.
kapasitor na nagda-drive ng ano, driver transformer sa dito. Okay? May mga dahilan 'yan, mga kasama, kung bakit nagsu-short yung heat out. O di kaya over voltage. Pero dito, okay naman yung voltahe niya. 110 lang. Di ba? Tanggalin natin yung mga heat out niya para test nga natin. Passer tayo. Tutukan mo mga cameraman. Yan tester. Hindi nila makita. Kita ba nila? Okay. Passer tayo. Ayun. Ayun. Ito. Sira na to mga kasama. Number niya, tutukan mo. Kita bang number? Makita pa ba? Hindi masyado. Okay. Ano ko na lang. TT2170. Okay. Check nga natin kung magkabultahe na ba yung ano. Body ground tayo. Tayo na ba sa pintas? Kasi kanina wala. Habang nakakabit pa yung it's out natin. Check natin mga kasama. Lagyan dyan. Tapos ayan na. Kita ba yung tester? Nakita. Tapos channel pa. May voltage siya makasama. Pero nag-hold down siya kasi wala yung it's out mo. Eh, di kagaya kanina, zero, di ba? Kuha muna akong ng pamalit mga kasama. Push ko muna. Ito yung ipalit natin mga kasama. C6090. Matibay din ito. Eh, check nga natin. Test natin kung hindi ba siya short. Naka-buzzer mode tayo. Okay. Bago natin ipalit ito mga kasama, check muna natin yung mga ibang parts dito. Baka nagloko kaya nag-short yung it's out niya. Check natin yung ito, itong polyester capacitor. Tapos yung nyuk, check natin. Bago kayo magkabit ng it's out, kailangan ma-check. Check ito mga kasama. Kasi pag nagloko ito, tapos kabit ng kabit kayo, kahit isang sako pang it's out ang kabit niya dito, masisira. Masisira lang din. Yan yan. Okay. 7.7 nanofarad. Kita ba nila? Check nga natin. Capacitance settings tayo mga kasama. Gamit yung digital tester. 7.72 ano, 7.7 nano. Okay? Check nyo. Ayo, 7.9 nano. Okay pa ito mga kasama. Next is check natin yung ano, check natin yung yok nyo. Check natin yung yoke.
mga newbie yan, mga newbie dyan, magpalit kayo ng it's out ha. Check nyo muna ito. Sige. Baka ano. Okay. Okay naman yung ano niya, yoke niya. Balik natin yung ano, kapasitor. Pag ganito mga kasama, try natin i-check dito yung ano, flyback. Kasi may mga flyback na okay lang sa simula. Tapos pag i-check mo ito, okay yung arcing niya. Pag ganito, nanigurado na kami na ano, magsira yung it's out. Pag walang mahanap na ano, maging dahilan niya sa ibang parts, magpalit talaga kami ng ano, flyback. Para sure. Kasi hindi natin alam na halimbawa babad yung manonood ng TV, siguro babad ito manood ng may-ari. Siguro, abot lang ito ng mga 30 minutes lang. Kaya, papalitan ko ngayon yung itong flyback. Okay? Hanap mo na ako mga kasama. Ito na yon mga kasama. Ito yung ipalit natin. Stuck ito. Tapos golden ito. Pero bago natin i-ano yan, ganyan lang tayo mga kasamahan kong mga tech. Diba? Kung baga, customer is always right. Tama ba, cameraman? Oo. Lahatin na natin. Yan naman ang palagi kong sinasabi. Dito sa amin mga kasama, ito yung ano niya, ito yung original niya, ito yung ipapalit na. Dito sa amin mga kasama, sa awa ng Diyos, palagi kaming may repair dito. Kasi nga, yun ang estilo namin. Check nga natin ito. Customer is always right. Diba? Arking muna tayo. Newbie, bili kayo ng ano gaya nito oh, yung arcing tester.
gamit na gamit ito. Marami naman dyan sa ano, online. Itong itim connector, itong pula B plus, ito yung pansundot natin. Check natin kung saan dito yung i-bill. Ayan, sa pangatlo. Kita ba nila? Tapos pag nakabili na kayo ng kagaya nito, ingat-ingat lang sa pagpay. Okay. Ito yung ipalit natin. Ang ipalit natin C6090. Okay din ito. Dito sa amin, masyadong mga LED TV dito. Pero pag may tanggal, yan. Tapos ihinang natin mga kasama. Sa pagre-repair mga kasama, huwag nating palaging iniisip yung pera. Tapos ano lang yung kapit, kapit at saka dali mag-spread yung init sa itsin. Okay. Saglit lang mga kasama, may customer mga kasama. Okay. Pasensya na kayo mga kasama, may customer kasi. Okay. Kabit na natin ito. Okay. Tapos yung pukos. Screen. Ayan. Tapos gamit natin yung flyback. Thank you.
Voltage check tayo mga kasama. Check natin mga kasama. Ipinain tapos channel. Wala. Wala siyang B+. Check natin dito sa may capacitor niya. Tutukan mo. Check natin. Ayan. May 110 siya. Okay. May 110 siya. Sundan natin ito mga kasama. Yung mga newbie, tutukan niya. Yan ito yung pag-repair. Sundan niyo kung handa, kung hanggang saan. Ayan. May 110 dito. Tapos dito, itiit lang. Check natin. Ayun. Itong resistor na ito, mga kasama. Check natin. Check natin. Resistance check tayo mga kasama. Tutukan mo tester. Resistance check tayo. Check natin yung resistor na to. Kita ba nila? Ayun. 120k. Ang taas. Nag-change value ito mga kasama. Sa pagkakaalam ko, ano lang to, mababa lang ang resistance. Okay, nag-change value siya. Kuha mo na ako mga kasama. Push ko muna. Ito na yung ipapalit natin mga kasama. Bunot lang to. Check nga natin yung resistance nito. Ayun, 2.3 lang. Ito 120k. Nag-change value mga kasama. Kabit ko muna. Okay. Ganyan lang ang pag-repair mga kasama. Kaya kayong mga kasamahan nating mga newbie dyan, ano lang talaga, patience, pasensya lang. Hanapin talaga yung sira. Nandyan lang yan. Voltage check tayo ulit mga kasama. Plug ko na. Tapos check natin yung B+. Ayun, may 100 libin kagad. Power natin. Ayun. Check mo kung may picture na ba. Check mo. Mayroon na. Mayroon na. Okay. Sarado ko na muna ito mga kasama. Tapos final testing tayo. Okay, ito na siya mga kasama. Plug in ko na. Power. Power. Ayan. Okay na siya mga kasama.
konting adjust na lang sa ano. Focus. DVD mo na. O na, yung DVD. Oh. O na. Oh. Ilang bullets to? DVD, movie. Ito sa ano, sa kabila. Ayan na. Ayan na siya mga kasama. Adjust tayo sa ano mga kasama. Screen. Taas ng screen. Kinarapon. Ayan. Okay na ba yan? Oo. Yan lang mga kasama. Ang sira niya is dalawa lang. Yung it's out, tsaka nag-change value yung resistor. Kaya ang ginawa ko, estilo ko na talaga ito. Pag nasira yung it's out, palit ka agad na talaga ako ng ano, flyback. Naningurado ako kasi baka mabackjab tayo. Yan lang mga kasama. Kung nagustuhan nyo ang video na to, paki-like, subscribe, paki-hit ng notification bell para ma-update kayo sa mga susunod kong video mga kasama. Salamat mga kasama.